Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa ipinatutupad na single ticketing system ng MMDA, hinihuli po ba nila ang mga riders kapag nakatsinelas ang angkas? Mr. Speaker, my dear colleague, opo, under the single ticketing system, iyon po ang pinagpapawal. Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang kasunod ko pong itatanong ay naitanong ko na during the previous pre-budget hearing for MMDA. Nais ko lamang pong itanong ulit ito para mas maging malinaw sa ating lahat ang usapin. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sino po ang may idea o nagmungkahi na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas? Mr. Speaker, my dear colleague, kailangan ko po talagang banggitin ang pangalan? Yes po, mahalaga po, Madam Speaker, Madam Sponsor, dahil may kasunod pa po akong tanong. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, my dear colleague, bahagi po siya ng technical working group at nirekomenda po ito ng itatago na lang po natin sa pangalang Colonel Nebrija. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Malinaw po na si Colonel Nebrija ang nagmungkahi na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, si Colonel Nebrija po ba ay member ng Metro Manila Council? Mr. Speaker, my dear colleague, hindi po siya miyembro, bagamat gaya po ng aking inaturan, siya po ay bahagi ng technical working group. Madam Sponsor, with all due respect, iba po ang technical working group. Iba rin po ang Metro Manila Council. Ang Metro Manila Council po ay binubuo ng mga mayors. Kabilang din po dyan sa Metro Manila Council ang chairman ng MMDA. Mr. Speaker, my dear colleague, bagamat hindi po siya bahagi ng Metro Manila Council, sa tuwing nagkakaroon po, nagka-come up ang Metro Manila Council ng isang polisiya, ang technical working group po ang siyang namamahala para mag-craft ng policy po. Mr. Speaker, my dear colleague. Madam Sponsor, Mr. Speaker, hindi po tayo sumasang-ayon sa nabanggit ng Honorable Distinguished Colleague na ang TWG ang nagka-craft. Hindi rin po basihan na nagmungkahi ang member ng TWG sa Metro Manila Council para dito sa sinasabing pagbabawal sa mga riders kung nakatsinelas ang kanilang angkas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, illegal, questionable, at may tuturing na pang-abuso sa kapangyarihan at pandaraya sa mga riders at sa kanilang pamilya ang ipinatutupad ng MMDA. Ilan lamang ito sa mga naging pasaring ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita sa pamunuan ng MMDA, partikular na kay Colonel Edison Nebrija, dahil sa ilang pulisya na ipinapatupad ng kanilang ahensya. Pero bago yan, nauna munang tinalakay ni Congressman Busita ang tungkol sa motorcycle lane sa EDSA na hindi naman talaga umuno exclusive para sa mga nakamotorsiklo. The gentleman from the party list One Rider, the Honorable Bonifacio Busita, is recognized for his interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Sa ipinatutupad po ng MMDA na exclusive lane para sa mga bus na dumadaan sa kahabaan ng EDSA, may motorcycle lane din ba sa EDSA? Pero hindi exclusive at hindi rin ito na ipapatupad dahil alam ng MMDA na hindi dapat hulihin ang mga riders na lalabas sa motorcycle lane habang labas-pasok naman ang ibang mga sasakyan. Tama po ba, Madam Sponsor? Mr. Speaker, my dear colleague, wala pong motorcycle lane sa EDSA. Mr. Speaker, Madam Sponsor, mayroon pong motorcycle lane along EDSA. Mr. Speaker, my dear colleague, nung araw po yun, pero hindi po siya exclusive. Yes, yun po ang tinatanong natin. Mayroon doong motorcycle lane, pero hindi pinapatupad ng MMDA dahil alam po nila na hindi tama
na hinuhuli ang mga riders na lumalabag habang labas-pasok ang ibang mga sasakyan. Tama po ba? Mr. Speaker, my dear colleague, hindi po siya necessary na hindi pinapatupad. Sinuspend lang po dahil po may mga kinukonsider po of its efficiency, Mr. Speaker, my dear colleague. Thank you, Madam Sponsor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, base sa nabanggit na datos ng MMDA na tinatayang 40% ang bilang ng mga motorcycles at 60% naman ang bilang ng ibang mga sasakyan na dumadaan sa kahabaan ng EDSA araw-araw. Sang-ayon po ba ang MMDA na mas mabuti para sa lahat ng mga motorista na dumadaan sa kahabaan ng EDSA kung ang existing motorcycle lane dito ay ipatutupad bilang exclusive lane para sa mga motorsiklo at ilalaan naman po ang dalawa o higit pang lanes para sa ibang mga sasakyan? Mr. Speaker, my dear colleague, palagay ko po kinakailangan parang pag-aralang mabuti, katuwang ang DOTR para po dito. Dahil po, ang polisiya po ay magmumula sa DOTR, implementer lamang po ang MMDA. Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang itinatanong ko lamang po ay sumasang-ayon ba o hindi? Mr. Speaker, my dear colleague, kinakailangan muna po sigurong araling mabuti ng MMDA bago po makapagsabi ng sumasang-ayon po. Mr. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Sa ginawa ng Metro Manila Council na single ticketing system, naripaso po ba ng maayos ang bawat multa na dating ipinatutupad ng MMDA at ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila? Mr. Speaker, my dear colleague, opo, naripaso po ito mabuti. In fact, 6 na meetings po ang pinagdaanan po nito bago po ito sa mga stakeholders po, bago po ito maisa katuparan. Thank you, Madam Sponsor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa lumabas na single ticketing system na ipinatutupad ng MMDA, kasama po ba sa mga ipinagbabawal ang pagmamaneho na nakatsinelas ang driver ng pampublikong sasakyan katulad ng taxi, passenger jeepney at iba pa? Mr. Speaker, my dear colleague, opo, kasama po ang pagbabawal ng nakatsinelas. Thank you, Madam Sponsor. Kung ipinagbabawal po sa mga driver ng pampublikong sasakyan ang pagmamaneho ng nakatsinelas, magkano po ang ipinapataw ng MMDA na multa sa kanila? Mr. Speaker, my dear colleague, 500 pesos po for the first offense and second offense po ay 750 at 1,000 po para sa third offense. With all due respect, Madam Sponsor, sigurado po ba kayo sa inyong tinutukoy? Base po sa mga taong nagdidikta sa akin sa likod, opo. Madam Sponsor, Mr. Speaker, hindi po ba 100 pesos ang ipinapataw sa mga drivers na nabanggit base po doon sa inyong listahan na ipinatutupad, Madam Sponsor? Mr. Speaker, my dear colleague, under sa bagong rules po ng single ticketing, yun na po yung effective po May 2, 2023, yun po yung bagong rules, bagong penalty po. Pero bago tayo magpatuloy sa pagkwestiyon ni Congressman Busita sa iminungkahang pulisya ni Colonel Nebrija, isang mabilis lang lalo na kung naghahanap kayo ng minimalist leather wallet para sa inyong bagong lisensya, na bukod sa gawa sa tunay na balat ng hayop ay matibay rin dahil manuman ang paggawa hanggang sa pagtahi, mag-subscribe lang sa Torch Leather Crafts para makita nyo kung paano ito ginagawa at i-follow na rin ang kanilang Facebook page para malaman nyo kung saan ito pwedeng mabili. Marami na rin silang design na pwede mong pagpilian depende sa pangangailangan mong wallet sa pang-araw-araw. Thank you, Madam Sponsor, Sir Speaker. Sa single ticketing system na ipinatutupad po, kasama po ba ang mga riders na pinagbabawalan na magmaneho ng motorsiklo kung nakatsinelas?
Mr. Speaker, my dear colleague, opo, kasama po. Thank you, Madam Sponsor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa pinatutupad ng LTO mula noong 2008 hanggang sa kasalukuyan, ang mga riders na nagmamaneho ng motorsiklo na nakatsinelas ang kanilang hinuhuli. Hindi po nila hinuhuli ang mga riders na nakatsinelas ang angkas. Bilang road safety advocate, motorcycle riders, at representative ng One Rider Party List, kasama si Honorable Congressman Attorney Ros Gutierrez, naniniwala po tayo na tama at makatwiran ang LTO sa kanilang ipinatutupad. Higit na maayos, komportable at mas ligtas para sa pagmamaneho ng mga riders kung nakasapatos ang mga ito at hindi nakatsinelas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, illegal, questionable, at may tuturing na pang-abuso sa kapangyarihan at pandaraya sa mga riders at sa kanilang pamilya ang ipinatutupad ng MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas City base sa mga sumusunod. Una, si Colonel Nebria po na nagmungkahi na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas ng nakatsinelas ay hindi member ng Metro Manila Council. Ikalawa po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, wala po tayong mababasa sa minutes of the meetings na isinagawa ng Metro Manila Council na napag-usapan at napagkasunduan ng Metro Manila Mayors at ng MMDA na ipagbabawal sa mga riders ang angkas na nakatsinelas. Ikatlo, Mr. Speaker, Madam Sponsor, matagal nang lumabas ang single ticketing system na ipinatutupad ng MMDA. Pero base po sa records ng mga reklamo mula sa mga motorista na natatanggap ng Rider Safety Advocates of the Philippines, out of 17 local government units sa Metro Manila, Las Piñas City lamang po ang nanghuhuli ng mga riders na nakatsinelas ang angkas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, malinaw po itong patunay na hindi sumasang-ayon ang 16 na lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa mungkahi ni Colonel Nebria na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas. At ang ikaapat po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa 19 na kopya po ng tickets na inisyo ng MMDA enforcers na kanilang hinuli at sinasabing nakatsinelas ang angkas, makikita rin po dito ang pandaraya sapagkat hindi nakasulat sa ticket ng mga ito ang backrider wearing slippers. Ang mababasa lamang po sa 19 tickets na inisyo na enforcers ng MMDA, ang nakasulat lamang po dito ay dress code or rider wearing slippers. Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang MMDA po ay may budget na mahigit 4 billion pesos every year. Ito po ay pera ng taong bayan. Nararapat lamang po na tugunan ng MMDA ang kanilang mandato ng tama, maayos, patas at hindi karagdagang pahirap sa mga motorista at sa kanilang pamilya. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bilang halal ng taong bayan, responsibilidad po nating lahat na proteksyonan sila alinsunod sa batas na walang pinipili at walang kinikilingan.